nandito naman si Jin Sambol. Gumagawa naman another vlog. Nandito po kami. Kasama ko yung assistant ko na si Apnas Aruli. And gumagawa kami ngayon ng maintenance dito sa evaporator. So sa area nito, papakita ko sa inyo yung mga ginagawa namin ngayon. Nagka-cover kami ng heaters dito sa evaporator. Ito yung evaporator, guys. Yung inilagaan ko. So gumagawa ngayon si Jin Sambol ng another vlog. At papakita ko sa inyo yung mga ginagawa namin. Ito yung area ng cold store. Yan. Nandito yan. So gumakapat. Sa estimate ko, capacity ito nasa mga 800 tons, I think. So yan, medyo malawak yung cold store na inalagaan ko. Ngayon, gumagawa kami ng maintenance. Nag-check ako sa mga heaters, mga wiring heaters, yung covers, inaayos namin. Kasi nagsa-shutdown ngayon yung unit na inalagaan ko para gawin yung preventive. So ngayon, guys, papakita ko sa inyo another vlog ni Jin Sambol. Ayan. Ito yung inaalagaan ko. Ayan, inaayos ko yung mga ringyan ng heaters, defrost heaters box ito. Kasi almost 25 years na. Kaya marami ng mga sira-sira ng mga heaters. Kaya nire-rectify ko na lang para mag-sustain yung evaporator. At the same time, may plano naman yung management na papalitan ng bago kasi kumbaga pa obsolete na to, wala na tong klase na modelo na evaporator. Kasi nasa 26 years na ata to. Yung estimate ko lang ha, nasa 26 years. So medyo matagal na rin yung evaporator na to, lalo na itong cold store. Ayun. So ito na yung area, guys. Ito yung heaters na ninaayos ko, yung mga linya. Tapos lalagyan ko rin to ng cover para ano. So ito na yung sitwasyon ngayon sa cold store na inaalagaan ko. Bali ano to lahat, apat na evaporator, tapos may additional na backup cooling. Bali tatlong unit, so nagiging ano na siya, limang system. So ito na yon. Ito yung kabuuan ng cold store, guys. Yan. Napakalawak, di ba? Yan. So yung sa baba, nag-ano din sila, naglilinis. Nag-ano din kasi time na rin to na mag-preventive maintenance, lalo na dito sa aking unit na inalagaan, chine-check ko lahat. Lalo na sa mga heaters. So ito yung kabuuan ng cold store. Ayan. So medyo malawak talaga, diba? So kung naalala mo nyo yung last episode ko na mga ano, yung dito din kami nagtatrabaho ni Apnas, yung kasama ko. Ayan. Kasi nag-ano kami ng heater din nung yung sa kabila yon. Doon yon sa kabila na heaters. Ayan. Doon kami nag-aayos noon, saka nag-back ng yung mga yellow. So pinapakita ko rin yung dati, yung area ng cold store. So ngayon, very clear na talaga, guys. Kasi ito na yung area talaga ng cold store. Ayan. Ito na yun, guys. Ayan. Saka ano na. So, di ba? Napakalawak talaga. Ayan. So ito yung ginawa namin. Yan. Bali covered yan dito sa evaporator. So naikabit na namin yung isa nandun. So ngayon ikakabit din namin to. Naka-ready na to, guys. At ikakabit ko. So abangan nyo. So ito na yung ginawa ni Apnas. Pinapakatik mo yung ano dito, yung area na to, para ma-swap dito yung cover dito sa evaporator, guys. Ayan. So nandito kami ngayon sa taas ng platform ng evaporator ng cold store. Ito yung inalagaan ni Jin Sambol, guys. So
ngayon na tinotoat yung ano, yung cold store yan. Kasi magpipreventive maintenance. Ayusin yung dapat na ayusin. Yan. Malapit na siya matapos. Kasi sa ilang taon years, ilang taon din na hindi na check ng ganito. So kailangan din natin ng preventive maintenance, lalo-lalo na dito sa mga evaporators, sa mga racks, yung mga support. Yun ang pinaka-importante, guys, for safety kasi ito eh. So kailangan na ma-check din minsan. Oh, minsan sa ilang taon din, di ba? Nakakaano din. Kasi ganun talaga 'yon. Kailangan talaga yung preventive. Yung tinatawag nga na preventive para maiwasan yung mga pangyayari at saka mga aksidente na hindi na inaasahan. So ngayon na yung chance, guys. Yun, narinig yung mga kumakatok-katok dyan kasi hindi, chine-check nila yung mga racks ng mga maintenance din, yung mga facility maintenance, para ma-check din nila kung ano yung dapat gawin. So sa akin naman na side, ito naman, chine-check ko naman yung inaalagaan ko na unit, lalo na sa mga condition ng fans, defrost heaters, yan. So ito, papatuloy namin yung paggawa kasi natapos natin yung pag-cut. Ito yung gagawin namin para tatakpan din namin to kasi nawawala na itong cover dito eh. So ngayon din ang chance na pagkakataon na ikakabit ko rin dito. So ayan na, guys. Ayan, tatapos na ata siya. Yun. So buong araw kami ngayon dito sa loob mismo ng cold store at ayusin ko lahat ng mga at double check ko yung mga dapat gawin dito sa mga inalagaan ko na unit na evaporators, humidifiers at saka mga air curtains. So tatlo yung mini-maintain ko dito, yung mga evaporators, humidifiers at saka air curtain ng pinto. So ayun na. So ayan. Ito yung area ng cold store. Ayan. Andito kasi sa taas eh. So makikita nyo talaga na ayan. Yung hallway. Ayan. 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 Naglilinis dyan sa baba. Yung mga ibang lahi din yan. So ito. Ito yung ginagawa ko. Ayan, natapos na ata. Ikakabit na namin to. Ayan na, guys. Tapos na yung ano. Ito na yung panghuling evaporator na inayos namin ni Apnas. Ayan, nilagyan namin ng cover. So, ito na yon. Ito yung last na evaporator. Ayan, nandito kami dyan. Ayan. Ito na yung inayos. Na-check na namin yung linya ng heater. At saka maayos naman. Walang sira. Yung mga defrost heater. So, dito medyo madilim-dilim pero nandito kami ngayon. Ayan na, naikabit ko na rin itong ano, cover. Yung, ano. So ayan, ito na yung huling evaporator, guys, na na-check ko na lahat. Yung preventive ng electrical defrost heater, na-check na namin. So ready to run na to after ng ano din ng mga facility na maintenance. Lalo-lalo na sa mga ano. So, nandito kanina, kaharap mo yan. Yan ang mga evaporators. Ayan, doon kami kanina. Ayan. Yung evaporator na yan, doon kami kanina. So, ngayon, nandito naman kami sa harap. So, ito na yung kabuuan din ng dito na side. Ayan, ito yung evaporator. Na, ano. At saka, ito na yung mga racks. Ayan. Ito yung sa loob ng cold store. Ito yung capacity niya, di ba? Napakalawak. Kasi nakikita nyo ilan ng evaporator yan. Oh. Yung 1, 2, 3, 4, 5 at saka ito yung sa likod ko. So, bali tatlo lang yung evaporator na bago dyan. Bali backup lang niya yan sa system. So, originally, bali apat lang to na evaporator sa ano.
sa cold store. So ito na guys, medyo ano na, at saka nakapahinga-hinga na rin konti si Jensen Boy dahil natapos na rin yung preventive namin dito sa mga evaporators na inalagaan niya. So yan, maraming salamat talaga guys sa pagsubaybay niyo. Sana na-enjoy din kayo sa upload ni Jensen Boy. So thank you very much talaga. Dito pa rin tayo sa ano guys, evaporator, gumagawa si Jensen Boy. Ire-rectify niya yung mga bagong linya ng heaters ng evaporator. So ito yung pinapakita ko sa inyo, ire-rectify ko to. Babaguhin lahat ng mga heaters na hindi maayos, ayusin niya ni ano ni Jensen Boy. Bilang preventive maintenance po ito guys sa indoor unit o coolers. So ito guys, yung nakikita niyo ito, ayusin to ni Jensen Boy, ire-rectify lahat. Yung hindi na nagamit, ire-retired na. So yan, bilang maintenance, ayusin to din. Kasi minsan lang kasi ito na ano eh, pagkakataon na maayos at ma-correct yung mga dapat tatanggalin na mga heaters. So ayan guys, papakita ko sa inyo. Ito yung ginagawa ko ngayon. Yung another na ano, na evaporators din. So bilang maintenance yan, ito yung gagawin ko ngayon. Tapos papakita ko mamaya sa inyo kung ano yung ang kinilalabasan ng trabaho ko. So ito ay indoor unit din. Yan. Nasa 15 tons yung capacity nito. So tara na. Umpisahan na natin. Ito yung evaporator guys. Yung nirectify ko at inayos yung mga electric heater. Ayan, papakita ko sa inyo yung bagong inayos ko na linya ng heaters. Ito na pa yun guys. Kanina nakatiwang mang yung mga wire, di ba? So ito ngayon, inayos ko uli at tinanggal ko yung mga hindi na nagamit na retired po na. So ngayon ito na yun, pinalitan ko ng bago at saka yung inayos ko na lahat for preventive maintenance. So ito na yung luma na kasi itong mga evaporator eh, kasi more than 26 years na rin to. So papalitan na rin to guys. Advice ko sa management na kailangan palitan na rin to kasi obsolete na po. So ito na yun. Ayan, ito na yung ginagawa ko ngayon. So papakita ko rin sa inyo yung sa kabila guys. Ito na yun guys, yung na-rectify na. Ito na yung bagong wiring. So maayos na naman siya. Dati nakatiwangwang nandito yan. Ngayon, inayos ko. At pinago ko yung mga linya ng heaters nitong evaporator. So yung mga busted na mga heater, ayun, wala na yun, obsolete na yun. Nirectify ko na uli. Oh, para maka ano naman to, para sa safety din. So lalagyan ko rin to ng cover para matakpan tong yung linya ng electric heater. So ayan na guys. Natapos na rin yung ginagawa namin dito na preventive maintenance ni Jensen Boy. Kasama ko rin yung laging tumutulong sa akin na si Apnas Aroli, ang aking kaibigan. Ayan. Ayan si Apnas Aroli. Single but ready to mingle. So isa po siyang Indian na nanggaling po sa Kerala. So you can see, hi. Hi. Oh, see?
So, kalaunan, matuto din itong magsalita ng Pilipino. Lalo-lalo na sa mga salitang Bisaya. Tuturuan ko yan sa... Masasanay din yan sa, ano, sa akin. So, ngayon guys, natapos na rin yung ano, trabaho namin ni Apnas. Lalo-lalo na dito sa pag-preventive maintenance ng mga evaporators dito sa cold store. Kasi ito na yung chance na ma-check din na ni host, ni Jensen Boy, lahat-lahat ng mga evaporators na inalagaan niya. So maraming salamat guys. Thank you very much once again. Lalong-lalo na sa mga upload ko na lagi kayong sumusuporta sa akin. Shout out pala sa mga Team Troopers. Ayan. Magandang araw sa inyo. Team K&N Kitchen. Ayan. Thank you very much sa Team K&N Kitchen at the rest sa mga grupo ng mga GC ng mga sinasalihan din ni Jensen Boy. Magandang araw po sa inyong lahat. So maraming salamat talaga sa inyong lahat guys. Thank you very much and God bless us all. See you sa next upload ni Jensen Boy. God bless us all.